So, hello guys! Welcome back sa aking channel. For today's video is magsaswatch tayo ng mga bagong lip tints. So, may isang shop akong nakita dito lang sa malapit sa amin. Nagtitinda siya ng mga lip tints. So, ang daming bumibili sa kanya. Ilalagay ko dito kung saan ko siya nabili. Ayan. Kung anong Facebook page niya. Then, na-curious ako na parang ang ganda nung tints niya. And unahin natin is watch yung Moonchild na lip and cheek tint. Ayan siya, guys. So, ganyan yung packaging niya, guys. Yung packaging niya, yung pinaka nakabalot sa kanya is parang papel lang, ganun, yung pagkaka-sticker niya. And parang pag nabasa, mafe-fade yung pinaka-design. Dalawa yung shade na kinuha ko ng Moonchild is isang Skylar, ayan, and isang Cinello Peel, ayan. Nabili ko lang to ng 60 pesos, ayan. Ang kiniklaim ng Moonchild tint is gel-based lip tint with summer toned shades, fruity scent, 10 ml, usually, it lasts daw for 2 to 4 hours. Kiniklaim nung pinaka-product niya. And then, ang next is, ayan, the Cosmos. Ang kinuha kong shade is isang Supernova and isang Interstellar. Ayan. Kung gusto nyong umorder, ayan, pwede kayong mag-purchase sa kanya. Mabait yung seller, guys. Student lang yung seller, guys. Mabait. Then, ang kiniklaim dito ng product na to, ng The Cosmos, is powdery matte tint, 10 ml din siya, with bubblegum scent, very lightweight in lips, no bitter taste, usually it lasts daw 3 to 5 hours, and mas matagal siyang naglalast kaysa dito sa Moonchild. And then, yung next ko sa kanyang binili is Iced Tint. Dalawa din yung binili ko, guys. Lahat tinry ko is puro dalawa. Bumili ko ng tiga-tigalawa ng product niya. Ang una kong binili is Hibiscus. Ayan. Fandango. Kiniklaim niya, guys, ng Iced Tints is Matte Lip Tint, which is oil-based. Bubblegum scent, approximately 6 to 8 grams daw to. And usually daw, it lasts for 5 hours or more. Depende na din siguro kung ano yung mga kinakain mo. Ayan. So, unahin mo nating iswatch is this Moonchild. Dito ko na lang siya, guys, iswatch kasi hindi ko naman pwedeng iswatch sabay-sabay dito sa lips ko kasi tint siya. So, hindi nyo makikita mabuti. Ayan. Dito na lang natin siya iswatch. Ayan. So, guys, ito yung Cinello Peel. Ayan. Ito siya. Ganito yung color niya. So, pag binlend mo. So, ayan siya. Watery siya, guys. And amoy nga siyang fruity, guys. Ayan. Pag nag-set na, ayan. Ganyan na yung pinaka-itsura niya. Then, next naman natin is this Skylar. Ayan, Skylar. Ang ganda ng mga, angkit ng mga name niya. So, ayan. Swatch din natin siya. Very ano to, guys. Kung yung isa is medyo pinkish, pink or red. Halong pink and red tone, ganun. Ito, may pagka dark na red na siya. Dark red na may kunting pagka pink, parang ganun. Ayan siya. Pag binlend mo, guys. Ayan. Ganda ng pigment ng tints, guys. So, next naman natin is this, The Cosmos. Ang new Supernova nila. So, very matte siya na may pagka-brown red tone. Kaya lang parang pag sa packaging, guys, reddish brown, parang ganun yung color niya. Pero pag dito sa swatch is red orange. And then next is this Interstellar.
Ito guys, may pagka-brown. Ayan o. May pagka-brown siya. Brown shade. Ayan. Ayan siya guys. Medyo hawig naman siya ng color dito sa may lalagyan. Hintayin na lang natin silang mag-set kung na-smudge ba siya. Pero check din natin kung pwede siyang i-blend. So guys, ayan. Pag nag-set siya, hindi mo na siya maibe-blend agad. So talagang matte finish siya. And then next natin is eye set tints. Ayan. For me ha, okay yung applicator niya. Ayan. Maganda yung pinaka-applicator. Kaya lang, para siyang masyadong malikwidy yung pinaka consistency ng product. So, ayan. Ito si Hibiscus. Ayan. And ito naman si Fandango. Si Fandango and si Hibiscus is parang similar lang naman sila. Pero may pagka pinkish tone tong si Fandango. Parang mauve. Parang ganun yung color niya. Ang gagamitin ko guys is yung The Cosmos, si Interstellar. Try natin siya kung ilang hours nga or gaano katagal siya maglalas sa lips ko. Sa lips guys, may pagka brownish yung color. Perfect na pang everyday yung ganitong shade, ayan, sa lips. Pwede sa sa pumapasok sa school, lalo na, syempre, pag estudyante ka pa lang, medyo mahigpit yung mga school natin, lalo na pag private. May pagka-bubble scent nga siya. Ganyan ang itsura niya pag nasa lips. Ayan, pwede nyo din silang i-mix, guys. Ganyan ang magiging itsura nila. Mag-a-update ako mamaya, guys, kung ilang oras maglalast yung tints nila, lalo na pag kumain. So 3:57 na ng hapon. So, ayan, mag-update ako sa inyo mamaya kung ilang hours magtatagal yung tints nila. So, hi guys, I'm back. Ayan, nagbabalik po ako. Ang oras na ngayon is 7 PM. Mag-update na ako sa inyo guys kung ano yun ba, kung ano ba yung thoughts ko dito sa mga tints ng Cosmetic by KAC. So, unahin natin is yung kanilang Moon Child na lip and cheek tint. So, yung shade nila is magandang pang everyday. And para yung presyo niya na 60 pesos is pasok na pasok sa mga, lalo na sa mga student. Ang hindi ko lang talaga gusto is yung maganda yung style, yung design ng pinaka product. Ang hindi ko lang gusto is yung kanilang pinaka-sticker. Para siyang paper, ganun yung pinaka-style niya. So parang ang bilis niya maalis, mabakbak, matanggal, ganun. Dami ko sinabi. And wala siya nakalagay kung ilang months or ilang ml yung product. So mas okay sana kung may nakalagay dito sa may side ng pinaka product kung ilang ml kung and ilang months bago ma-expire yung product nila. Pero yung basta yung pinaka packaging niya is okay na okay siya sa akin. Ayan pa nga guys, oh. Yung pinaka ano nung tint nung sinwatch ko siya kanina, kaya lang inalis ko na siya. Ayan. Water tint siya. And for me, okay naman siya. Kasi nung inalis ko siya, diba sinwatch ko siya kanina. And inalisan, ginamitan ko ng Garnier na micellar water. Ang hirap niyang alisin. Nag-iiwan talaga siya ng stain sa kamay. Or kahit sa lips, mag-iiwan siya ng stain. Ito namang The Cosmos na tint nila. Ayan. Kagaya niyan guys, ito. Ayan, ito yung ayoko sa tint. Sa pinaka packaging niya is yung pinaka paper, yung ito mismo. Dahil, ayan, kagaya niyan guys. Pag nabasa,
magkakaroon ng iwan ng ganyan. Pero for me naman, hindi naman siya, hindi naman nakaka-bother kung may ganito sa mismong tint. As long as nabibigay niya yung trabaho niya bilang tint na, ayan, na long-lasting. So, ang gamit ko ngayon is si Interstellar. And naglagay ako sa inner ng Supernova. Ayan. So, kanina naglagay ako for 4 p.m. And kumain na ako ng tinapay. Na kumain na rin ako ng mais. Uminom na ako ng tubig. Na ilang beses ng tubig. Pero may tint pa rin na naiwan. Ayan, sa lips ko. Hindi na nga lang siya same ng tint na kanina. Meron pa rin siya natitirang tint. Yung pagka-oily ng face ko, lumabas na. Pero yung tint, eto pa rin siya. So, yun yung kinaganda ng tint. So, para sa akin niya, guys, yung kiniklaim niya na ilang hours, feeling ko talaga maglalast talaga siya. Kasi kahit na kumain ka na, andun pa rin yung pinaka-stain ng tint. For me, okay na okay yung product. Okay na okay yung tint. O yan, guys, sana Moonchild na tint is meron siyang kagaya ng kay The Cosmos. Meron siyang label dito and kung ilang ml and kung sino ang maker. Ayan, meron siya dito sa may baba. And ito, guys, the Aesthet Tints. Grabe, guys, hindi ko siya maalis kanina. Nakailang hugas pa ako ng kamay bago ko siya naalis. Kahit na parang watery siya, consistency niya parang matubig, pero na talaga nabigyan. Ito na may itry natin ngayon, guys. Si Fandango. Parang same lang naman si Fandango and si Hibiscus. Ooh, parang siyang mainit, ganun. Parang hindi ko siya magets or kung minty or basta para siyang mainit pag in-apply mo. Pero after naman i-apply, okay naman na siya. Wala naman ang ganun sensation na parang mainit yung dating nung product sa lips. Ayan, guys. Ang ganda nung shade, nung color. Feeling ko maglalast din siya talaga ng hours. Kasi sobrang hirap niya talaga. Guys, micellar water na yon. And alam naman natin na talagang pang alis ng makeup. Pero ang tagal niya bago naalis sa kamay ko, nakailang hugas na ako. Kasi syempre, parang ayoko nung may naiiwan na stain sa kamay ko. Ayan. Kaya wala na siya ngayon. So, overall thoughts is, for me, okay yung product. Maganda yung mga tints. Yun lang ang ano ko. Sana magkaroon ng label dito sa may likod kung ilang ml and kung ilang months bago siya ma-expired. Para mas aware yung iba na 10 ml lang siya and kung nakalagay kung ilang months bago ma-expired. Sa price range kasi niya, guys, sulit na sulit. Sulit yung tints kasi 60 pesos, guys. 60 pesos, magkakaroon ka na ng lip and cheek tint. May iba kasi yung lip and cheek tint na once na nilagay mo, is magsaset na siya agad. Hindi mo na kayang i-blend. Ganon. Ito kasing tint na to, guys, kahit basta nailagay mo na sa cheeks mo, hindi agad-agad magsaset. So, may time ka pa para mag-blend. Siyempre, huwag mo naman pag nilagay mo, huwag mo naman patagalin ng ilang minutes or ilang seconds pa bago mo siya i-blend. Siyempre, pagkalagay mo, blend mo na agad. Kung gusto nyong umorder ng lip and cheek tint na to, ililink ko sa baba kung saan ko siya nabili and ilalagay ko na din dito kung saan ko siya nabili. And guys, mabait yung seller. Very accommodating yung seller. Okay na yung product. Okay pa si seller. So, ayan, guys. Sana nakatulong sa inyo yung review ko. I-like niyo yung Facebook page niya. Guys, umorder kayo. Promise. Must buy yung tints nila. Kasi promising, guys, maibibigay niya talaga yung hinahanap niyo sa isang class, sa isang tint. Nasa kanya lahat. Kung gusto nyo ng medyo matte finish, ang kunin nyo is itong The Cosmos. Kung gusto nyo naman ng medyo natural looking lang, maganda si
si Moonstar. Si Ice Tetins kasi, nabibigyan niya na yung parang quality ng lipstick, ganyan. Thank you for watching this video. I hope na nag-enjoy kayo. Sana nakatulong ako. And please don't forget to like this video and share. Kung may mga suggestion kayo guys, i-comment nyo lang sa baba. Babasahin ko lahat yun. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click nyo na rin yung notification bell sa baba para every time na mag-upload ako ng mga bagong videos, is manonotify kayo. So, ayun guys. Thank you for watching. So, see you on my next one. Bye!